What's up mga ka-Big Bites? Folan, nakakagulat ang mga inamin kay Brownlee. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Lahat ng mga Gilas fans at mga Filipino fans ay sobrang natutuwa talaga ngayon, matapos ang napakagandang resulta na nakuha ng Gilas kontra sa powerhouse team na Folan, nakadikit kasi sila mula simula hanggang sa dulo. Paalala ko lang na number 15 sa world ranking ang bansang Poland, samantalang ang Pilipinas ay nasa number 37, pero isang matinding laban ang ginawa ng Gilas kaya sobrang dikit talaga ang naging final score. Sa simula pa lang ng game ay makikita na sa mga Gilas players ang determinasyon para manalo, sa first quarter pa lang kasi ay umabot na agad sa 7 points ang kalamangan nila, nagulat ang Poland sa simula ng Gilas. Pero sa second quarter naman, dito na naramdaman ng husto ang bagsik at lakas ng Poland. Matapos nilang ubusin ang kalamangan ng Gilas, bigla nga bumaligtad ang laban at sila naman ang nakakuha ng 3-point lead. Pero sa third quarter naman, sobrang dikit talaga ang naging score, ayaw magpaiwan ng Gilas kahit pilit na silang tinatambakan ng Poland, kaya naman ang 3-point lead ay naibaba na lang nila sa dalawa sa pagtatapos ng third quarter. Pero sa fourth quarter naman, dito na nagsimulang bumulusok ang Poland, sunod-sunod ang pagpasok ng mga tres nila. Kaya umabot sa biggest lead 14 points ang kalamangan nila. Galit na talaga si coach team dito. Pero isang major rally ang ginawa ni na Justin Brownlee at Dwight Ramos, silang dalawa talaga ang gumawa ng paraan para makalapit ang score. Nagkulang lang ang fight back nila sa dulo dahil nagtapos ang laban sa score na 82-80. Pero kung napanood nyo ng buo ang laban, makikita talaga kung gaano binuhat ni Kabayan Brownlee ang Gilas. Halos mag-isa talaga niyang nag-take over kaya naman nakakadikit sila. Umabot pa nga siya sa 30 points. Kaya naman ayon sa mismong coach ng Poland, totoo nga daw talaga ang naririnig nila tungkol kay Justin Brownlee, na dapat talaga siyang paghandaan dahil isa siyang napakagaling na player mula sa Pilipinas. Parang NBA player na nga daw ang galawan niya. Kung dati ay tinatambakan lang ng mga European teams ang Gilas, ngayon ay hindi na daw mangyayari yan dahil may isang magaling na coach at naturalized player ang Gilas. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni JB? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.